Wala sa mudang ating ate siya, ate siya nining po guys kasi. Good morning auntie. Good morning auntie. at least may pag good morning siya. Kagabi guys, nagsuka siya dito sa bed. Sobrang nililisan talaga namin ni Papa Kabir. Pero ngayon na, hanggang ngayon may langgam-langgam pa din. Nilagyan ko na ng downy kasi nangangamoy yung suka niya. As in, basang-basa siya ng suka kasi ayaw talaga niya uminom ng gamot guys. Pinainom kasi siya ng gamot ng kanyang papa. Kaya nagsisigaw siya, nag-iiyak, ayaw niyang uminom. So nagsuka nga siya, sinuka niya lahat ng binede, ng kinain niya, ang daming langgam o sa room namin. Kailangan ilagay itong bed na to sa rooftop. So may lagnat at may lagnat, bigla ang lagnat siya guys, oo. Okay naman siya kahapon, natulog lang siya. Natulog kami tatlo dyan sa kama. Tapos yun na pagising niya guys, wala na siya sa mood. Akala lang namin ay parang wala lang talaga siya sa mood, pero mainit na yung katawan niya. Alam niyo dito sa amin, may malapit na festival na tinatawag nilang Mela. Ang Mela guys ay once a year lang. Oo, festival yun ng mga Hindu. Pero maraming Muslim ang nagpupunta. Kami, pumupunta kami para manood lang ng mga or may yung mga bilihin kasi medyo mura. At mag-e-enjoy. Pero this time hindi ako makakasama kasi bagong panganak ako. Last year nung nangyari yun guys dito, oo, last year, nandito pa yung asawa ni Bayaw. So, pumunta kami. Pero this time guys, hindi nga ako makakasama. Pagkatapos guys, pag ang tinatawag nila na Mela, may kasabay siya na virus. May kasama siyang virus guys. At minsan chicken pox, minsan yung measles, ganun. So, sibiyanan kong lalaki, every na may Mela guys, nagkakasakit siya. Ganun naman dito. Hindi namin alam kung bakit, pero ganun. Malapit lang kasi sa amin yung Mela na tinatawag nila eh. Saya, hindi pa nag-i-start. Siguro mga next week. So, di ba ganyan? Pupunasan ko siya. Mahirap talaga siya painumin ng gamot guys. Pagabi, hindi talaga kami nakatulog ni Papa Kabir. Tapos nagkataon pa talaga, nakahapon, sarado lahat ng tindahan. Walang mabilhan ng gamot. So yung kagabi na pinainahin ni Papa Kabir, ay nilagyan na niya yun ng konting tubig. Yung bottle ng gamot ni Sean. Kasi wala nang gamot, walang mabilhan talaga last night. Nakabili daw siya kagabi ng gamot na antibiotic lang sa malaking hospital. So hindi siya nakabili ng paracetamol na para sa mainit na katawan ni Sean. So yun, naubusan kami kagabi ng gamot. Kung nakainom to ng maaga talaga guys, ay hindi siya lumala. May nagalit ako kagabi. Sabi ko, wala palang gamot, hindi pala yan. Ay, ano yung binili mo sa labas? Sabi niya, wala talagang mabilhan. Wala talagang mabilhan guys, lahat sarado. Kasi holy kahapon. Siguro ngayon ay hindi na, oo. Bukas na yung mga tindahan. Kahit nga sabi ko, mag-grocery siya, may ipapabili ako sa kanya sa grocery. Wala. Sarado yung mga tindahan. Need po talaga niya guys na ipa-check up. Ayaw man lang niya kumain at uminom ng gatas. Ay, nakakapag-alala. Hindi pa po kami nalinisan mga tita. Kasi hinihintay pa po namin guys yung taga-massage namin. Tapos saka kami maglilinis ng katawan.
Pinapatulog ko lang muna siya, tapos lalaban ko yung konting labahin niya. Tapos si Sanju naman andun, nag-ano siya guys, nagmamuff, tapos naglalaban ng mga damit. Busy siya, tapos si Biana naman sa kusina, magluluto. Tapos yung isa naman andyan, tingnan nyo. Hindi talaga siya okay, kasi pag okay, andal-dal yan, andal-dal, umagang-umaga. Maaliwalas na po ang aming room. Ayan yung bata, natutulog na si Sean po guys, ay dinala ni Papa Kabir sa hospital. Kasi hindi pa rin bumababa yung lagnat niya at walang kinain na kahit na ano. So siguro may bisita kami, pupunta dito sa room guys, kasi yung auntie nila Papa Kabir from village ay dumating dito, dalawang magkapatid. So dito nagwalis na ang aking biyanan, nagmuff na kasi may mga ano nga dito guys, yung langgam-langgam. Dahil siguro sa mga mamantika na ano, yung pagkain ba or ano ba. So dito na, tapos na naglaba si Sanju, ayan. Ako guys ay tapos na rin naglaba, yan yung labahin ko. Dito ko lang siya nilagay kasi walang pwedeng pagbitayan dyan guys. Isang bed ni baby yung nilaban ko, tapos yung nasa baba na yun guys ay doon ako uupo pag nagmamassage ako. Tapos eto yung damit na sinukahan ni Shad, binabad ko, nilabhan ko muna, tapos binabad ko muna sa downy para matanggal yung amoy niya. Yan pa yung pajama ni Papa Kabir. Excuse me guys, may suka din yan ni Shad kagabi. So dito lang ako naglalaba guys, oo, para mabilisan lang. Tapos pagkatapos ko siyang labahan, binababad ko doon sa balde na may downy. So yan yung bata. Sabi ni pagkakain ka na nurse, sabi ko hindi pa, tatapusin ko muna yung gawain ko habang wala si Sean. So ayun sila sa baba guys, busy marites time sa mga bisita. Ay nako, yung bed din ng mag-ama na yun guys, andun sa balcony, ayun oh, yung bed ni Sean at ni Papa Kabir, kasi may konting suka nga, hinugasan ko din. So siguro mag ano ako dito guys. Ayan ang bata. Tingnan nyo. So, hayaan ko lang muna siya ganyan. Kasi, napagod siya sa kakaiyak, guys. Minasage siya. Sobrang iyak talaga. Kawawa nga. Hindi ko na tinitingnan kasi naawa ako. Sabi ko lang kay Binan, ay, baka nasaktan na yan. Sabi ng Binan ko. Hindi, sabi niya, maganda yun sa kanya. Kasi maraming balahibo, guys. Dito kasi, mga kababaihan nila, mga okay lang paglalaki, pero pagkababai, pagbabae talaga, guys. Kailangan talaga na matanggal daw yung balahibo. Hindi naman as in matanggal. Oh, tingnan nyo. So, tatapusin ko lang muna yung ginagawa ko, guys. Isang pajama, isang jogging pan na lang ni Papa Kabir. Tapos, ibababad ko lang muna sa downy. Mamaya ko siya ibibilad sa araw. Tingnan nyo si Sean guys, kanina nagpa-check up sila ni Papa Kabir, tapos takot nga siya sa medicine niya, apat na gamot bali yung pinainom sa kanya guys, binili ni Papa Kabir, and yun nga, mahirap talaga siyang painumin ng gamot, buti na lang napilitan siya dahil takot siya sa akin. Sa papa niya ay hindi siya masyadong takot, pero takot siya sa akin guys, kaya ininom niya yung gamot. Yun nga lang ay hindi siya kumakain, na dede lang. Oo, so pinag-iba ko sila ng higaan guys. Alam niyo na kasi may lagnat siya, di ba, may ano siya. Hindi ko alam, wala namang sipon si Sean eh. Pinag-iba ko lang sila. Sabi ko para hindi mahawaan si Bibi. So, natulog ako yung gadyan guys kanina. Inayaan ko yung isa dito sa kama kasi natutulog naman din siya. Pinadede ko lang. Tapos, sinamahan ko siya kasi naawa ako guys. Wala talaga akong time na sa kanya. Hindi na kagaya ng dati na sabay kami matutulog. Although naman dati, kahit sa gabi, natutulog siya kasabay ng papa niya. Pero as in, sa araw talaga, ako yung kasama niya, na ako yung nagpapatulog sa kanya kasi wala yung papa niya.
So ngayon kanina guys, sinamahan ko siya matulog. Sabi niya ayoko bumaba kasi sabi nila bumaba ka doon ka kay Tita Sanju mo matulog. Sabi niya ayoko, dito lang ako sa room, dito lang ako sa mama ko. After talaga ng panganganak ko guys, oo, dito lang lagi siya sa room, hindi kagaya ng dati ay lagi siyang naglalaro sa baba. Ngayon talaga ay lagi siyang nandito sa tabi ko, parang ano siya guys, yung parang need niya talaga ng attention, kawawa nga eh. So sinamahan ko siyang matulog kanina, kagigising lang din namin. So hi guys, bago natin tatapusin yung video natin for today guys, ay ipapakita ko sa inyo, nag-shopping yung dalawa na grocery, I mean. Tapos kasi sabi ko, wala na akong sabon or kailangan kasi yung detergent soap guys para sa daily na ano namin. Although may mga ano naman kami dito, yung washing powder, pero kasi alam nyo na naglalaba ako daily. Pag may isang wiwi si baby na nepi, nilalabahan ko agad. Oo, so sabi ko ipapakabir, importante yung bili ka kasi paubos na. So nung pumunta nga sila doon, ay nakita daw nila si Big Sis at saka yung papa nila Isha doon sa mall na yon, sabi ni Papa Kabir. Pero hindi nila nahanap doon lahat ng pinabili ko kay Papa Kabir, kaya pumunta na naman sila sa ibang groceryhan. So tingnan natin kung ano yung mga nabili nila guys, kasi si Sian nga ay hindi siya umiinom ng gamot, kaya sinusuyo siya ni Papa Kabir. May biniling laruan sa kanyang papa niya. Sabi ko sana dalawa yung binili mo para hindi sila mag-away ni Bibi Mahi, o pagpunta ni Bibi Mahi dito, ibibigay natin yung isa. Kasi nga yung mama ni Bibi Mahi guys ay nakita nyo naman laging bumibili yon ng kung ano-ano kay Sian. Sabi ko kay Papa Kabir siya na binila mo, sabi niya nag-ano ako, baka ma-short daw. Oo, sabi ko bilhan mo na lang siya pag makadaan ka ulit doon. So tingnan natin guys kung ano yung binili nila. O toothbrush. So yung mall na pinunta nila Big Sis guys ay wala daw nito doon. Kaya sabi niya, tinawagan ni Papa Kabir nung pumunta sila, lumipat sila sa kabilang mall. Sabi niya, bilhan mo ako ng isa. So eto guys, kay Big Sis to. Tapos eto sa amin. Kasi nga malapit na yung Ramadan, kaya nag-grocery si Big Sis. Tapos eto yung importante talaga. Alam nyo na pag breastfeeding tayo guys, yung milk talaga na natin, yung milk ng mama talaga guys ay medyo may malansa siya, di ba? Lalo na pag bagong panganak talaga, punong-puno tayo ng milk. Oo. So need ko talaga yung downy guys, yung dito ay hindi downy ang tawag, ano ba yan, hindi ko mabuksan. Dito ay hindi downy ang tawag, kundi comfort ata. Oo, comfort, kung hindi ako nagkakamali. So may ano sila guys, may sale sila. Oo, ang maganda dito. So halos na ano ko na, nagamit ko na lahat ng ano nila dito, yung mga downy nila, yung mga ano, yung fabric conditioner nila guys. So dito lang talaga ako nabanguhan dito, ito guys. So ito importante talaga to. So yung dalawang ito guys, 220 rupees lang siya. O di ba, sulit na siya guys. Ang bango niya, perfume siya guys. Oo, amoy perfume talaga. So sulit na to, di ba? Oo. Kasi meron pa naman ako na isa na ganito, pero hati na lang siguro or hindi na hati. Kasi yun yung ginagamit ni si Sanju, na paggamit ko sa kanya, kasi sabi ko kasi naglalabang nga siya, ay dinadamay na niya pati labahin ko minsan, yung kay Papa Kabir, kay Sian. Ganon. So yun yung nabili nila. Tapos etong detergent soap guys. Hindi ko nasabi kay Papa Kabir na Tide yung bilhin, pero okay lang kasi may downy naman. Tapos ano ba yung binili ni Papa Kabir? So eto yung nabili niya soap. Oh, sabon, kasi naubusan na ako ng sabon. Meron pa naman ako, pero ako kasi hindi ako nagpapaubos talaga. Kung isa na lang, sinasabi ko sa kanya na wala na. Kasi si Papa Kabir, pag utusan mo siya itong weekend, mabibili niya yon next year. Hindi naman, pero ganoon siya lagi guys. Late siya lagi. So, sinasabi ko ng advance kanya na nauubos na. Kahit meron pa, kagaya na lang ng downy, meron pa naman. So, sinasabi ko sa kanya, wala na, ubos na. Oo.
So, yun yung nabili niya, guys. Pag ako nag-grocery, guys, talaga isang pack talaga yung bibilihin ko na ganito. Pero alam niyo na si Papa, kabitipid talaga siya. Mm. So, yan lang yung nabili nila, guys. Walang kahit na ano, biskuit, wala din. Pag ako talaga yung nag-grocery, nako, kahit mabibili yung wala sa listahan. Mm-mm. So, yun lang po, guys. Yun lang yung grocery nila. Hindi ko napapakita yung toys ni Shan. Parang ano lang siya, guys. Parang makeup kit lang siya na plastic lang. So, yun lang po, guys, ang ating video for today. Thank you so much for watching.